Bigo ang Gilas Pilipinas sa laban nila kontra sa Lebanon sa score na 95-80. Ang Gilas Pilipinas tinambakan ng mga malalaking higanting Lebanese. Sa second quarter nga, biglang nagbago ang ihip ng hangin nang madisgrasya si Terdy Labena na kung saan ay hinabol nito ang isang nagda-drive na player ng Lebanese at bumagsak nga si Terdy Labena at tumama sa sahig ang kanyang mukha. At na maganda naman daw ang resulta dahil nga sa mukha lang ito at nakapaglaro pa nga ito ng fourth quarter. Pero isang positive side ang nangyari dahil humabol ang Gilas Pilipinas. Pinatunayan nila kahit maliliit sila ay meron silang pusong palaban. At sa ngayong paparating na Friday, meron silang makakalaban sa kanilang second game kontra India at hopefully daw manalo ang Gilas Pilipinas sa India dahil sa susunod na laro nito sa linggo ay mabigat na naman ang magiging kalaban ng Gilas Pilipinas na kung saan ang New Zealand na kung saan tinambakan nga sila ng 60 points noong una nilang paghaharap. Samantala, ayon nga sa mga balita, nagsalita na ang live-in partner ni Paul Desiderio. Ayon nga kay Miss Agatha Overo, nagsalita na siya about sa alleged na pang-aabuso ni Paul Desiderio habang nagbubuntis pa lang ito. Minsan daw siyang binubugbog ni Paul Desiderio at hindi na daw niya maatim na itago pa ang nasabing pangbubugbog nito kaya na niya ibinulgar through online. At ayon naman sa management ng Blackwater Bussing, sana mabigyan ng pagkakataon magkapagpaliwanag sa side nito si Paul Desiderio. Samantala, update tayo sa PBA. Sa game na ngayong Miyerkules o nasa nakaraang Miyerkules, ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Blackwater Bossing. Nanalo nga ang Rain or Shine Elasto Painters sa score na 107-90 at naging best player of the game ay si Rin ng Batak na kumana ng 26 points, 7 rebounds at 4 assists. Ito na ang dalawang sunod na panalo ng Rain or Shine Elasto Painters at hopefully sa mga susunod nilang tatlong asignatura ay mananalo pa ang Rain or Shine Elasto Painters para nga makapasok sila sa playoffs round. Samantala, sa second game naman, naglaro ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Meralco Bolts sa score na 90-73. Tinambakan ng Meralco Bolts ang naghihingalong Barangay Ginebra San Miguel at naging best player of the game nga ay si Cliff Hodge na kumana ng 14 points, 8 rebounds at 4 blocks. Dahil nga sa pagkawala ni Coach Tim Con, mukhang nagdidelikado ngayon ang Barangay Ginebra San Miguel. Dalawang sunod na talo na ang kanilang natatamo. Samantala, kahit wala nga si Coach Norman Black sa Meralco Bolts, dalawang sunod naman na panalo ang kanilang nakamit. Isa nga sa tinitingnan ngayon na merong problema ang Barangay Ginebra, ang performance ni Stanley Pringle. Hindi na daw si Stanley Pringle ang dating Stanley Pringle. Oo, galing nga siya sa injury. At nakikita natin wala pa ito sa game shape. Marami ang nagsasabi kung wala pa ito sa game shape dapat hindi pinaglalaro. Pero nakikita natin nagkakaedad na talaga si Stanley Pringle. Panahon na daw para lisanin na neto ang Barangay Ginebra at kumuha na ng bagong superstar. At ngayon nga sa isang kuliglig at sa ating report ay posible nga hanggang ngayong Philippine Cup na lang si Stanley Pringle at ililipat na daw ito ng ibang team at niluluto na ang nasabing transaction. It's either sa farm team ito mapupunta na kung saan sa dati niyang pinaglaruan ang Northport Batangpier. Ang tanong, sino naman ang bibigay ng Northport Batangpier para maging patas ang nasabing trade transaction? Siyempre, bigatin ang ibibigay ng Northport. Ang tanong, papatas ba sa nasabing superstar ng Northport ang magiging performance naman ni Stanley Pringle kung magbabalik ito sa Northport?
Yan ang ating pakaabangan. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir at Kat Sakino Dukusin, Joshua Giray at sa Giray Family, Ariel Labadan, Regan Dovera, Kindus Lucanias, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan at pakilike na rin po. At pakibisita po ng Facebook page ko, Percival Montero Sports Channel, para nga maging updated kayo sa sports balita. Once again, hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.